Ito na siya, yung MIUI 125. So pag-usapan natin kung sulit pa ba itong bilhin ngayong 2021. Pagas muna tayo sa Jatot. Jatot. Wala naman ata. Sarado. Ay, paano ba to? Umiilaw pa rin naman paglagpas ng 40. So mamaya yuyukuan natin to. Gagamitin natin tong MIUI 125 ni Clipboard. Ayan, pinsan ko yun. So ayan, susubukan natin to. Check engine pa. Preno muna. Ay, ganun pa? Preno muna bago start. Okay. First time ko sa mga maliliit ng motor eh. Alright. Okay. Ang gaan niya. So first impression, napakagaan niya guys. Parang, oh, oh, ang gaan. Ang layo dun sa nakasanayan kong mga bikes. Diyan muna kayo at magsisetup tayo ng front cam. Okay? Bago tayo mag-ride, nag-setup muna ako ng front cam ko para magandang usapan natin, di ba? Ito na siya, yung MIUI 125 2019 model. So pag-usapan natin kung sulit pa ba itong bilhin ngayong 2021. Bago ang lang, short specs muna tayo. Front tire niya is 70-19-14. Rear tire is 80-90-14. Yan yung mga stocks nila. And ang tank capacity nito is 4.3. So ayan, so ito yung ating lagayan ng, ito yung ating U-box. Tingin ko hindi kasyang kahit anong helmet dito. Pero kasya mga sapatos, damit, ganun. Maluwang na rin, pero very typical na U-box lang. And then, ang sabi ng pinsan ko, ang gas consumption niya is about 40 to 45 kilometers per liter ata. Yun yung sabi niya. Not sure kung accurate yon kasi yun yung dating parang sa tingin niya. Ano na ba yung mga nadagdag sa MIUI na to? So nagpalit na siya ng handle grips, levers, brake levers. Lagay na rin siya ng crash guard niya. Ano pa ba ang nailagay? The rest aesthetics na lang. Ayun, sticker na lang yon. So ayun, yun lang naman nakikita kong mga pinalitan niya dito. At yung natatakbo niya is nasa, kung na tayo, 6,294. Hindi siya masyadong gala. Sa 2 years na nag-ride, yun pa lang ang natakbo niya. Bago ang lahat, papagas muna tayo. Alright, may check engine pa. So yung eco mode, nung sinubukan ko ito, ang takbo ko is mga 20-40, nakailaw lang siya. Subukan na rin natin mamaya kung ano yung top speed niya. Siguro matatop speed ko naman to kasi medyo mga maliit lang. Small cc lang naman. And ready na natin yung pampagas natin dito. So let's go. Under na siya. Ah, side stand. Kalimutan ko yung side stand. Alright. Let's go. So subukan muna natin siya sa off-road dito sa amin. Kung anong feeling. Alright. Ayos, ayos naman yung shocks niya. Okay naman yung suspension niya. Test natin yung brakes. Rear brake. Alright. Medyo delay. Bale guys, drum brake pa rin pala ito ha. Ulit. Ah, medyo delay nga. Pero okay naman. Mas maganda kung pagsabay natin siguro. Front brake. Ah, mas malakas ng konti sa front. Pagsabayin natin. Ayun. Mas maganda yung braking power nito guys pagsabay. Medyo mas mataas lang kasi yung standards ko kasi nasanay ako sa medyo malalaking motor at medyo malalakas yung mga preno nun. So bago natin itest, pagas muna tayo sa Jatot. 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 Wala naman ata. Sarado. Mukhang wala. So pagas tayo sa iba. Kung wala, pagas tayo. 100 lang? No, full tank pa naman ata. Sige nga, ikon mo na lang kung ilan pa makakaya niyan. Ang dami pa pala. Marami pa pala to. Alright, thank you. Mayaman, mayaman yung may-ari niya to. Marami pang gas. Alright. Tapos na ang gas natin. Let's go. Napakatahimik. Stuck na stuck guys, stuck na stuck. Alright,
So ang takbo natin is 40 pa rin. Ah, okay. Pag lumagpas na tayo ng 40, nawawala na yung eco mode niya. Ngayon, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Ayun oh. Yung ilaw niya. Kapag bumaba tayo ng 40, umiilaw. Pero kapag lumalagpas na, ayun oh. Ay, paano ba to? Umiilaw pa rin naman paglagpas ng 40. Ah, okay, gets ko na. Gets ko na, sir. Kapag sinisilin niya duran mo, nawawala yung eco mode niya. Ayan, oh. Kapag naka-minor ka lang, lumalabas. Okay, so yun yung tipid tips niya. So, nasubukan na natin yung suspension. Okay naman. Nasubukan na natin yung brakes. Medyo bitin ako ng konti sa rear. Sa harap, okay. Pagsabay, the best. So, overtake naman tayo. Medyo nabibitin ako. Medyo mababa ang torque. Ayun o. Ayun. Woo! Okay, ganda nga ng suspension niya, guys. Hindi kasing tagtag ng classic ko. Visit yung classic ko eh. Medyo grabe yung suspension niya eh. Ayun. So ayun nga, guys, nakita nyo ha. Gamit ko na rin pala yung aking jersey, yung new and improved jersey. Start a revolution. I want to 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 start a revolution. Salamat sa JY Prince sa napaka solid na jersey natin. Ganda, guys. Presko. Ayun, no? Diba? Pogi-pogi. So, mamaya yuyukuhan natin to. Sa may torque niya, okay na rin para sa 125cc. Medyo mabilis nga umangat ito eh, kasi kumpara sa ibang motor. O magaan lang siguro. Ayan oh, bilis umangat. Off-road, off-road. Alam niyo minsan pag nagdadrive ako ng ganito, kapag yung tipong mag-slow down na ako, nasana yung kamay ko at saka yung paa ko na nagkakambyo, naglo-low gear. Eto wala pala. Ayan, gagaya nito. Oh. Low gear niya sana. Off-road. Okay naman. Okay sana. Okay yung suspension niya. Ang maganda dito, guys, kapag magpepreno kayo, gamitin nyo yung dalawang brakes nyo. Kung sanay kayong late braking, ha. Kasi ako, medyo sanay akong late braking, yun yung nakasanayan ko. Nasanay akong malalakas yung mga preno ko. Ayan. Pero kung hindi sanay, malayo pala mag-brake ka na. Kung anong masanay mong gamitin brake, kung rear o yung front. Naririnig nyo ba yung exhaust ko? Wala eh. Sobrang tahimik. The best ito, guys, sa traffic. Napakagaan niya, guys, oh. Napakagaan niya. 'Tatesting natin yung top speed natin. By the way, kuan ako, guys. 76 kilos.
Mahangin ah. Alright, sandaan mo na. Sandaan mo na. Kailangan ko pa ba ng yoko? Ayan, sandaan. Balay na rin yung kamay ko, nakasagad na. Hanap naman nung kamay pa ako ng chains gear. So 100 ulit, subukan natin ulit. Yukuhan natin guys. Baka mapawanten natin. 105 110. Woohoo! Ayan na, 110 guys. Ayan o. Kita nyo ba? Sakat nyo sa 110. Siguro kapag mas magaan pa kayo sa akin, tatakbo to ng 115 eh. Estimate ko lang ha. 76 kilos ako. Napa 110 ko pa. Oh, hindi ka na may iwan sa ride kung ang takbuhan nyo lang is 80. Ayos na. Pero kung takbuhan nyo is 100, eh may iwan ka talaga. Matagal mong kunin 100 eh. Alright, sarap naman. Wala naman akong ibang napapansing hindi ka nais. Sarap pala ng jersey ko na to, Presco. So yun na nga, available na to guys, avail na kayo. Kung sakali man gusto nyo ng zero visibility jersey. Alright, so ako guys, 5'7 ako. Kapag sumakay ako, flat foot ko naman. Yeah. Oops. Ayan o. Pag sumakay ako, flat foot ko naman. Sakto to sa mga maliliit na tao. Siguro mga 5'7, gamon na lang. Kasi kung sakaling nahihirapan ka dito, pwede mo naman yung isang paa mo lang muna eh. Napakagaan ng motor guys, napakagaan. So para kaninong nga ba itong MIUI 125 na ito? So verdict tayo guys. Para sa akin, okay na rin ito. Okay na pang araw-araw. The best na ito pang araw-araw. Unang-una, tipid. Napakatipid sa gas. Pangalawa, may power din. Pero huwag mong expect na kasing lakas ng mga 150cc. Kasi yun nga, 125. At saka hindi kasing lakas ng mga na may gear na mga underbones. Nakatop speed naman tayo ng 110, which is sabat na pang overtake, diba? Medyo matagal nga lang. Pero sa mga taong gusto ng mabilis ng motor pero matipid, there's no such thing na ganun. Kung mahilig ka sa mabilis, hindi para sa iyo to. Kung ang hilig mo is chill ride lang, bagay sa iyo to. Kung ang gusto mo is matipid na motor, bagay na bagay to guys. Kung ang gusto mo is pangarabas, pang araw-araw, sakto to. Pang commute, saktong sakto guys. Lalong-lalo na sa traffic, napaka what do you call it? Napakagaan niya. Kayang-kaya mong i-wave-wave to sa mga traffic. Napakagaan. Ayan o, napakagaan. Sakto rin to guys sa mga delivery rider. Kasi yun nga, matipid siya sa gas. Kung ang motor mo ay matakaw sa gas, dun lang mapupunta yung kita mo, di ba? Kaya maganda rin naman ito. Maganda to sa mga nagtitipid. Sa presyong 86, okay na rin kasi di ba nga, branded din naman ito. Asahan mo pag branded, medyo pricey talaga. Ayun, meron nga pala siyang mga bulsa dito sa may baba ng head niya. Kasya yung gloves. Ayan. Malalim din. Kasya rin ata phone ko eh. Teka, subukan ko. Oh, kasya rin yung phone. Ayos ah. Sa kabila, siguro mga barya-barya na lang. Pero dito kasha. Andito na tayo. May mga okra pa dito sa gilid ng daan.
Buhay probinsya guys, buhay probinsya. Ganda ng kabaligiran dito. So ayun, MIUI 125, 86k to 90. Depende yan sa dealer ninyo kung magkano ang presyo ninyo, ay presyo nila. Pero sabi ng pinsan ko ang kuha niya is 87 dapat. Pero tumaas dahil kinuha niyang hulugan tapos binayaran na lang niya. So anong masasabi ko dito? Napakagandang bike, napakatipid. Yun ang isa sa mga bentahin ng bike na ganito. 125cc, napakatipid. Sa brakes, medyo mahina dun sa may rear. Okay sa front, mas maganda kung pagsabayin nyo na lang. Top speed, naka 110 tayo. Suspension, okay yung suspension sa akin ha. Hindi siya ganun ka tigas, hindi rin siya ganun kalambot. Power, wala ka masyadong ma-expect sa 125cc. Pero okay na rin, bagay to sa mga nagtitipid. Bagay ito sa mga hindi mahilig sa speed. Bagay ito sa mahilig lang mag-chill ride. So ayun guys, Yamaha MIUI 125. Sulit na rin. Kung sakaling makapag-review tayo ng Click 125, sana may compare natin ng maayos. So ayun lang guys, salamat sa pagsama sa akin. Special shoutout nga pala kay Clifford Narbonita, yung pinsan ko na may-ari ng MIUI 125 na to. Salamat sa pagpapahiram. So ayun lang guys, salamat sa pagsama sa akin. I'll see you on my next ride. Peace.